Hello, welcome once again to our series on Global Pinoy. And we are really excited today that we have a very special guest from Tokyo, Japan. Pastora Delma, can you greet our audience? Yes, Pastor Lonoy, God be the glory. Ito po si Pastora Delma ng Hashizume, Tokyo, Japan. So may asawa po nga Japanese and then may dalawa po kong anak na doon din na naging reahan sa bansa Japan. Okay, Pastora Delma, pakikwento niyo nga po sa amin paano po nag-umpisa itong lahat at paano po kayo nakarating ng Japan at ngayon nagiging pastora at ginagamit ng Panginoon doon. So saan ba to nag-umpisa? Yes, Pastor Nonoy, nag-start po ito for 1986. So ako po ay nagtatrabaho sa Rostan supermarket and then the promoter nag-pick up po sa akin sa department store. And then the starting yon OCW, a contract worker as a talent, as a singer. And then doon po nag-start yung aking pagpasok ng bansang Japan. Okay. So talagang nung pumunta kayo noon, pumunta kayo dahil gusto niyong kumita, gusto niyong maging popular. Yun po yung pinaka-motivation niyo. Opo, Pastor. So during the time, hindi niyo pa nakilala ang Panginoon? Eh, hindi pa po. Okay, so talagang ang motivation lang is to earn and become famous. Okay, so dumating po yung panahon, no? Sabi mo kasi, nasa Japan kayo as an entertainer, as a singer. Pero dumating yung panahon na nakakilala kayo sa Panginoon. Pwede niyo po ikwento kung paano po ito? May nagbahagi ba sa inyo or paano po? So actually po, yung aking tita ay nagbigay sa akin ng isang Bible. And then doon lang po ako nag-start na mag-aral ng salita ng Panginoon. And then yung kapitbahay po namin, so mayroon po silang Bible study. And then lagi po nila ako isasama sa prayer. Siguro po the work din ng power of prayer. Okay, so pinagpipray kayo nung kapitbahay. So most likely, habang nagbabasa kayo ng Bible, nai-enlighten kayo. Opo. Kung anong binabasa nyo. Opo. Paano yun? Kayo lang yung nag-pray ng sinner's prayer or may nag-lead sa inyo? Paano nangyari? So, mayroon pong nag-lead sa akin about sa prayer. And then, sa prayer po, dun ko nakita yung relasyon sa Panginoon. And then, itinuturo sa akin ng Lord. Every day, humihingi ako ng devotion. And then, yung devotion na yun, dun ako nai-enlight na yung Word of God, yun po yung nagbigay ng pag-grow sa aking spiritual. So, yung nakabahagi sa inyo ay isang Filipino rin? Tita ko po. Ah, okay. Okay, ito po yung sinasabi natin na ang mga Pilipino na lumalabas ng bansa, nakakilala, marami po sa kanila nakakakilala sa Lord. Pero ang exciting po, hindi lang po nagtatapos dyan dahil sa pagkilos ng Lord sa kanilang mga buhay, eventually ginagamit sila ng Panginoon. So, Pastora Delma, pwede niyo pong ikwento sa amin, ano ba yung mga pamamaraan na ginamit kayo ng Lord? Paano ba yung proseso? Pwede niyong i-share sa amin ito? Praise God. At ako po ay tinawag ng Panginoon para sa grupo ng music ministry, okay, sa samahang yon. So doon po ako nag-start na mag-serve sa Panginoon. So talagang using your talent, yes, as a singer ngayon nasa music ministry kayo. Yes. Sige, go ahead po. Opo. So nakakatuwa po kasi ang Lord po ay talagang kumilos ang husto, hindi lang sa music ministry ginamit and then tuloy-tuloy po yung paggamit ng Lord sa akin. And then sa ministry, and then sa intercessory, and then napunta rin po ako doon sa ministry na yun. Wow, so sa music, sa prayer ministry, opo, and then eventually ngayon nagpapastor na po kayo, opo, ng isang simbahan. Amen. Can you tell us po about yung church? Paano nag-umpisa at paano ginagawa, anong ginagawa ni Lord ngayon? Praise God po, actually po since 2007, doon po nag-start yung Bible study sa bahay lamang po. Nag-start po kami for 7, yung aking dalawang anak, and then yung mga leader ko ngayon, and then ang aking asawa. So, nakaka-amaze po kasi doon lamang po nag-start sa bahay, and then 7 person, and then nag-renta kami ng isang facility sa lugar namin, and then dumating po yung 1 month, 1 year, so hindi man po biglang ganung kadami, pero to God be the glory po,
ay sinamahan po ng Panginoon. Okay. So ngayon, mga ilan na po ang dumadalo sa church? So usually po ngayon po ay nasa 50, 60s. Okay. Yan po yung ano niya. Ano pong composition ng church? Purely Filipinos or may mga Japanese na dyan na dumadalo? So ngayon po, sa pangayon po ay meron po kami mga Japanese husband. And then isa na po yung aking husband. And then meron po kaming Ghana Jean, kung tawagin po. And then to God be the glory po, at marami po yung mga young people na Japino na mga anak po ng aking mga kapatid. Okay, okay. So Filipina yung mother, Japanese yung husbands. So you're beginning to reach out doon sa mga Japanese husbands. Amen. And then yung mga anak po nila ay nadadala niyo rin sa simbahan. Wow. So ano po yung nakita niyo yung challenge? Kasi alam namin na ano po, kayo ay hindi talaga full-time Amen. Pastor. I mean, you're pastoring, pero at the same time, nag-work kayo. Opo. No, para to support you and your ministry. At alam namin po na mahirap talaga yung ganong sitwasyon. Paano po ninyo binabalance to? Ano po yung mga struggles and how would you handle it? So actually, Pastor, napakahirap sa aming mga Japanese housewife na tinawag kami sa Japan as a pastor. So naging challenge lang po sa akin at to God be the glory na yung support ng asawa and then yung support po ng aking mga anak. So yung panganay ko po ngayon is a pastor na rin. Mm. And then siya yung pianist namin and then yung bunso namin sa music ministry din. So usually po a whole family ay nagsiserve po kami sa Panginoon. And then about naman po, so may nakatulong po ako sa ministry 14 years. And then sa mga part-time po naman po, and di naman po siya everyday. So usually po ay 4 hours a day. And then yung part-time ko po na yun, hindi pa po ako pastor, sila na po yung mga boss ko. Kaya napakahirap po dahil alam nila servant ka, so yung trust napakahalaga po. And then pag may mga problem sila and then mga sickness yung mga anak nila, oh Delma, can you pray? So my kids, and then I pray, and then nakita nila yung power ng Lord. So yung trust, and then yung mayroon silang tiwala sa lingkod ng Panginoon. At talagang nandun nakikita nila yung alam nila na hindi mapapahamak ang kanila. So, ibig sabihin, nag-work ka like 4 hours three times a week, ganun. Three times, ngayon po is four times a week. Oh. Okay, so, ito yung mga dati mong amo, mga Japanese ito? Opo, yun po yung mga Japanese, mga celebrity, at kilala po sila sa bansang Japan. So, to God be the glory po. At I think po sila rin po yung ginagamit ng Panginoon na daluyan ng mga pagpapala. Oh. And then, kaya po talagang siguro, in his time, darating din yung panahon na... So, ang exciting doon, kasi pag may sakit yung mga anak o may mga problema, kayo ang pinapapray nila. Amen. Or nagko-consult sila sa inyo. Opo. Wow, so talagang makita mo yung trust nila yung sa trust iyo. Nila, so, yun ang dapat ipag-pray natin na eventually... talagang they will really realize na they need the Lord. Grabe yung ano pala yung position of influence na binigay ng Panginoon sa inyo. Amen po. Oh, exciting yun, no? So nakaka-bless po ang Panginoon kasi yung pong mga like yung testimony ko kanina sa event natin ano po. So bali dalawa po yon siguro mga 5 years, 7 years ago. Yun po yung mga boss ko. And then, nagpunta na po sila ng ibang bansa kasi international detective sila. And then, hindi po sila nagkakaanak for 10 years. Yung isa ay for 11 years. So, doon po nila nakita yung power and then amazing na ginawa ng Panginoon sa kanila. So, pinag-pray mo yung pinag-pray sila lang, and nagkaanak sila. Opo. Nung dumating ko sa kanilang tahanan, sabi ko, Lord, may something wrong. Yung loneliness spirit, may pera sila, pero wala silang anak. So, I pray. And then, nung pinag-pray ko siya, tumutulo yung luha niya. And then, naramdaman niya yung presence ng Lord. And then, pagkatapos noon, wala pa pong ilang buwan, sabi niya, Delma, I am pregnant. Wow. So, to God be the glory, Pastor. Grabe po. So, maraming mga himala rin na ginagawa ang Panginoon. Opo. So, yan. Ito pala yung mga dapat ipag-pray natin na yung mga himala na yon gagamitin talaga ng Panginoon na dapat hindi lang maniwala sa himala. Pero talagang we will trust the Lord for the greatest miracle. Amen. Na sila talaga ay makakilala sa Panginoon.
talagang to God be the glory po. At ngayon po misa, pag may time sila, nakakausap nila ko, and then nagtatanong sila about the born again, about that, and then I give to a Bible, yeah, the birthday gift, and then I give a Bible, a Japanese Bible, and it's so amazing. I think sometimes he read and she read the Bible. Yeah, to God be the glory. Okay, so anyway, meron pa po kayong ano, gustong sabihin sa mga audience natin, especially po yung mga nagpaplano na maglingkod sa Panginoon overseas, no? Especially yung mga tent makers na tinatawag na pupunta ka sa isang bansa to work so that you can earn to support your ministry. Kasi alam po natin ang realidad ngayon that in most countries of the world na kung saan kailangan ng gospel, hindi na po sila nagbibigay ng mga missionary visas. Pero pwede tayong bumunta as a professional, as an OFW, Opo. Overseas Filipino worker, and then work, no? English teachers, engineers, architects, accountants, marami mga opportunities. So, amen. Ano po ang pwede niyong advice para sa mga nagpaplano na pupunta as tent makers katulad sa inyo? So, sa akin lang pong advice ay patuloy lang po kung ano yung pinagagawa ng Diyos. And then, ang Lord naman po ay magaling na Diyos, mabuting Diyos, at siya ay matulunging Diyos. So, ang akin lang pong advice ay magpatuloy lamang kung ano yung panawagan ng Panginoon at kung ano yung pinagagawa ng Diyos. Usually po, siguro like me, pinupunta po ako ng Panginoon sa bansang Japan, hindi po ang asawa ko ang tumawag sa akin kung hindi ang Panginoon. Wow, oo nga, no? Kasi nakilala mo muna ang Panginoon bago ka nag-asawa o naka-asawa ka na? Naka-asawa po. Oh, married ka na to a Japanese. Opo, opo. Bago ano. Pero pumunta ka doon, hindi talaga because mag-aasawa ka, but pumunta opo, ka to work. Oh, so, makikita nga natin na talagang hindi yung pag-aasawa ang dahilan, but yung trabaho, yung opportunity ang naging open door na dinala kayo ni Lord doon. And eventually, yun yung way niya para kayo ay pupunta sa Japan at ngayon, nagpapastor na ng isang simbahan. Brothers and sisters, ito po yung nakaka-encourage because we are seeing Filipinos, not just planting churches in the Philippines, but we're seeing Filipinos use of God to plant churches even in other countries like Japan. At yun po ang patotoo, testimony po ng ating kapatid na Pastora Delma. At na, in fact, nakabisita ko ako sa Japan, nakita ko po yung ginagawa ng Lord through her life and to the ministry po na ginagawa nila. So let's continue to pray that the Lord will raise more global Pinoys that will really be involved in the global harvest so that we can really contribute significantly for the Great Commission to be completed in our times, in our generation. God bless you.